Magandang araw po sir at sa lahat ng mga listeners nyo. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at ngayon lang nagka-oras para ibahagi itong kwento. Karanasan ko to at ng mga tropa ko. Tawagin nyo na lang akong Lazaro. December yun ng 1998. Makulimlim ang panahon ng tanghaling yun nang mapadaan si Lucas sa bahay. Kaibigan ko siya at dating kaklase simula elementary hanggang high school. Nagtaka pa nga ako kung bakit siya biglang napadalaw dahil hindi naman niya ugali yun. Madalas kami ang nagpupunta sa kanya. Iyaya niya akong sumama raw sa kanya sa Makalawa dahil may pupuntahan daw siya kasama ang dalawa pa naming tropa na sina Rekmar at Diego. Pag-isipan mo na mabuti pre, minsan lang naman to. Nung sige, mauna na ako, baka maabutan pa ako ng ulan. Babagyo pa yata. Anito matapos sabihin ng pakay. Hindi ko na rin naman siya pinigilan na umalis. Inisip ko kung bakit niya ako inaya, pero napagpasyahan ko naman na sumama sa anila. Nagkataon din naman kasi nung mga panahon na yon, bakasyon sa trabaho dahil nga Christmas season na. Makaraan nga ang ilang araw ay napadalaw pa ako kina Rekmar dahil nagkahiyaan na maipag-inuman doon. Napag-usapan din namin ang tungkol sa gagawing lakad. Baka mabigla ka pre, natatawang usal pa ni Diego matapos ko silang tanungin kung anong baryo ang pupuntahan namin. Sa baryo ng mga aswang kasi tayo pupunta. Ang balita ko, may gaganaping Christmas party doon, dugtong pa ni Diego na ikinabigla ko. Alam ko naman na may pagka-loko-loko ang mga tropa ko, pero halos hindi ako maapaniwala na naisip nila ang tungkol sa bagay na yon. Heto pa, hindi lang nila basta yun naisip dahil gagawin pa nila at ang mas malala pa, idadamay pa nila ako sa kalokohang yon. Akmang aatras na sana ako sa binabalak nila nang inunahan na ako ni Lucas. Anito, ang hindi raw sasama hindi na raw nila kakausapin kahit kailan. Sa madaling sabi, friendship over na. Tiningnan ko pa silang tatlo at hindi ako maapaniwala nun. Napabuntong hininga na lang at napasuko. Nag-apiran pa nga ang mga loko dahil sa reaksyon ko bago sila nagpatuloy sa kwentuhan at pakikipag-inuman. Nga pala, pamilyadong tao na tong kaibigan naming si Rekmar at kaya kami naikipag-inuman sa kanila dahil sobrang stricto ng misis niya. Hindi ko nga alam kung alam ba ng asawa niya yung naisip nilang kalokohan o baka tinago lang niya ito sa kanya. Mga loko-loko kasi talaga yung mga tropa kong yun. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na nga ang pag-alis namin. Sa pagkakatanda ko ay second week yun ng December. Pasado alas 4:30 pa lang ng umaga nang magising ako dahil sa sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan mula sa labas. Napamura pa nga ako nang marinig ko ang ingay ng mga kaibigan ko sa labas. Kiaga-aga kasi ang iingay nila at baka mapagsabihan ng mga kapitbahay. Nang pinapasok ko nga sila sa loob, talaga namang feeling at home pa ang mga loko. Kanya-kanyang timpla pa ng kape. Pagpatak ng alas 5 ay bumiyahe na kami. Mabuti na lang at may lumang kotse si na Lucas, kaya yun ang ginamit namin. Nag-jacket na rin kami noon dahil sobrang lamig talaga. Mahaba-haba rin ang biniyahe namin. Halos magdadalawang oras din. Hanggang sa maarating kami sa isang baryo na parang kagubatan na nga dahil sobrang dami ng mga puno sa apaligiran. Bago pa kami naapasok sa nasabing baryo ay may karatula pa aming nakita na ang nakalagay ay Baryo Kilabot. Yung alam mong gawa-gawa lang ng kung sino. Tama lang ang nakalagay sa karatula dahil unang pasok pa lang namin sa nasabing baryo ay masasabi kong nakakakilabot talaga. Maliban sa magubat ay may kadiliman din yon at masukal. Bumaba lang kami nung biglang kumipot na ang daan. Napasigaw pa nga si Diego dahil sobrang lamig daw at sa wakas ay mabibilad na rin kami sa araw. May dala pa nga kaming mga bag nun na naglalaman ng iilang pangontra laban sa mga aswang. Para talaga kami nung nasa isang adventure. Medyo bata pa kasi kami noong mga panahon na yon. Batang isip din, nasa early 20s. Sabay-sabay naming tinahak ang daan papasok sa loob ng masukal na kagubatan. Maraming mga kahoy na may tinik ang nagkalat sa daan, kaya todo ingat kami sa paglalakad. Mabuti na lang at tinaplanuhan ng maigi ng mga mokong ang binabalak nilang pagpasok sa baryo ng mga aswang
para lang maipag-Christmas party sa mga ito. Hindi ko nga alam nun kung paano nila nalaman na may gaganaping Christmas party dun. Sa atunayan, sila rin ang nakaisip na magdala ng mga pangontra sakali man na mabuko kami o mapalaban sa mga nilalang. Sabay-sabay kaming napahinto nang sabihin ni Rickmar na naroon na raw kami. Napasulyap pa ako sa tinitingnan niya at doon ko lang nakita ang ilan sa mga taong nagkalat sa di kalayuan. Bilang lang ang mga kabahayang naroon at mapapansin mo talaga ang mga taong abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Iwan muna natin dito yung mga gamit, baka kasi mabuko. Diego, ikaw na magdala ng ulo ng baka, ani Lucas. Kaya agad kong binaba ang dala kong backpack pero naglagay pa rin ako ng mga patalim sa aking tagiliran para kung sakali mang madiskubre ng mga aswang ay mapoprotektahan ko pa rin ang sarili ko kahit papaano. Agad namang kinuha ni Diego ang ulo ng baka na siyang ipangreregalo namin sa mga aswang. Matapos naming magsipaghanda ay saka kami lumabas mula sa kakahuyan at tuluyan naming pinasok ang baryo ng mga aswang. Nung una ay talaga namang nakaramdam ako ng takot pero pinalakas ko talaga ang loob ko para sa mga loko-loko kong kaibigan dahil pag nagpakita ako ng takot ay baka mapahamak kami. Habang papalapit kami ng papalapit sa lugar ay napansin ko na natigilan ang mga ito sa kani-kanilang mga ginagawa at agad na napatingin sa amin. Yung tingin ba na parang sinusuri ang buo naming pagkatao? Normal lang dahil dayo kami. Isa sa mga taga-baryo ang seryosong sumalubong sa amin. Nang maarating siya sa harapan namin, ay saka kami napahinto sa paglalakad. Tinanong pa kami ng lalaki kung sino raw ba kami at kung ano ang ginagawa namin sa lugar. Si Diego na ang matapang na sumagot sa lalaki. Anito ay naatanggap daw siya ng balita na ang ilan sa mga kamag-anak niya ay naroon daw sa baryo at may magaganap daw na Christmas party sa lugar na yon. Kaya raw kami kuno ang pinadala dahil masyadong abala ang mga ito para kumatay ng mga ihahanda. Buong akala ko nun ay mahuhuli ang kasinungalingan ni Diego. Pero nabigla ako ng paniwalaan yun ng lalaki. At sa atunayan ay tuwang-tuwa pa ito matapos ibigay sa kanya ni Diego ang pinapasan nitong ulo ng baka. Ani pa ng lalaki ay matagal na raw silang hindi nakakatikim ng karne ng baka. Dahil ibang hayop daw ang mga naliligaw sa kanilang baryo, kaya yun ang kinakatay nila. Hindi ko mapigilang kilabutan at taasan ng balahibo dahil doon. Nakisabay na lang ako sa mga loko-loko kong tropa nang napatawa ang mga ito para hindi kami mahalata. Nagpaalala pa sa amin ang lalaki at doon lang namin nalaman na anak pala siya ng kanilang pinuno sa baryo. Isa-isa rin kaming nagpakilala sa kanya. Makaraan ng ilang saglit ay inanyayahan niya kami na pumasok sa lugar. Napansin ko rin na balik sa dati ang ginagawa ng mga tao. Ngunit ang ilan sa mga nalalaanan namin ay napapatigil pa rin sa kani-kanilang mga ginagawa at seryoso kaming tinititigan. Tahimik lang kami naglakad nun at napapahinto lang kami sa tuwing ipinapakilala kami ng lalaki sa mga kabaryo niya. Di ko mapigilang mamangha nang masilayan ko ang mga nagsisilakihang mga kaldero at kawali na gamit nila sa pagluto. Ilan sa mga kalalakihan ay nagkakatay pa ng mga karne. Sa totoo lang ay diring-diri ako noong mga sandaling yon dahil hindi ko mawari kung karne ba ng baboy, kambing o tao na pala yon. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko dahil baka maaga kaming malagay sa apahamakan. Robin pala yung alias nung lalaking sinasamahan kami. Dinala kami noon ni Mang Robin sa bahay nila. Hindi na niya kami napakilala pa sa pinuno nila na siyang ama niya dahil umalis raw ito at taga-hunting daw sa gubat ng pwede nilang ihanda para sa Christmas party. Ayon pa sa kanya ay babalik din daw naman yun oras na magsimula na ang kanilang ritual. Naipakilala pa kami ni Mang Robin sa kanyang asawa at dalawang anak. Naabutan pa nga namin ang mga anak niya na nag-aagawan sa prinitong karne na parang medyo hilaw pa. Kakaiba din ang forma ng prinitong hilaw pa na karne dahil medyo pahaba siya ng parang sa mga daliri ng kamay ng tao. Lihim akong napamura noon nang masilayan kong diniladilaan pa ng mga bata yung pahabang karne na yun bagong inuya. Naku, huwag kayong mahiya ha. Mga bisita namin kayo.
anang asawa ni Mang Robin matapos na kaming alukin ng adobong atayaraw. Napasulyap pa ako sa mga kasamahan ko at baka sa mga mukha nila ang pagkabigla. Mukhang hindi napaghandaan ng mga mukong ang mangyayaring yun. Pasensya na ho ah. Pero sa totoo niyan busog pa po kami. May kinainan po kasi kaming isang karinderya bago humapunta sa baryo niyo. Agad kong pagsisinungaling at mukha naman pinaniwalaan nila dahil hindi na sila nagpumilit pa na alukin kami ng kanilang adobong atay. Sa halip ay may ipinakita sila sa amin. Koleksyon daw yon ng mga buto ng mga nahuling hayop at napansin kong may ilang buto ng tao. Tinanong ko kung bakit merong buto ng tao doon na ikinatakot ko talaga. Ang sabi nila ay nakita raw nila yung ilang buto ng tao sa may gubat. Kaya ang ginawa nila ay nilinis at inayos nila para magmukhang presentable. Hindi nagtagal ay iniwan muna kami ng mag-asawa doon sa sala nila dahil may gagawin pa raw ang mga ito. Nang tuluyang mawala ang mag-asawa sa paningin namin ay saka ko kinausap ang mga loko-loko kong kaibigan. Tatawa-tawa pa ang mga ito dahil ang bilis ko raw makapag-isip ng palusot. Napailing pa akong binatukan silang tatlo dahil sa mga kalokohan nila. Nasa ganoon kaming sitwasyon nang maarinig kami ng mga ungol at kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Nagkadinginan kaming tatlo bago kami sabay-sabay na napasilip sa labas. Pero ganoon na lang ang pagkagulat namin nang bumungad sa amin yung mga taga-baryo na biglang nagsuot sa ulo nila ng maskara ng Baboy Ramo. Yun bang totoong balat ng ulo ng Baboy Ramo? Nakaharap sila sa direksyon kung nasaan kami at parang galit pa yung mga mata nila. Nakakakilabot din yung maskara ng Baboy Ramo na suot nila na yung iba pa nga ay tumutulo-tulo pa yung dugo. Yung iba ay may hawak din na matutulis na kawayan na ginagamit nung sinauna sa paghunting ng mga hayop. Sunod-sunod na mahinang napamura ang mga tropa ko dahil hindi rin nila inaasahan na mabibisto kami ng maaga. Napasulyap pa nga kami sa mga anak na mag-asawang nasa loob din ng bahay. Kita kong namumula at nanggagalit ang mga mata nila habang naglalaway at nakatingin sa amin. Doon ko lang rin naalala na matalas din pala ang pandinig at pang-amoy ng mga aswang. Malakas ang pairamdam nila. Bigla naman naming naisip na itali yung mga bata. Buti na lang, nung mga oras na yon ay may pantali na nagkalat sa bahay nila. Kaya yun ang ginamit namin. Nagpanik pa ang tropa ko kung anong gagawin dahil sa dinami-rami ng mga tao o aswang sa labas ay paniguradong hindi namin sila malulusutan. Hanggang sa may naisip si Lucas. Mabuti na lang at may niluluto sa kusina ang mag-asawa kaya pinakalat ni Lucas ang apoy sa loob ng bahay. Sinenyasan rin niya kami na magsihanda kami dahil kahit papaano bawat isa sa amin ay may tinagong batalim. Nang tuluyang kumalat ang apoy sa loob ng bahay ay nagkagulo ang mga tao sa labas lalo na yung mga magulang ng mga batang aswang na tinali namin. Nang umatake na ang mga aswang sa loob ng bahay ay saka kami patakbong lumabas sa likuran at agad kumaripas ng takbo. Takbo lang kami ng takbo at bawat tao na nakakasalubong namin o humaharang sa amin ay mabilis lang naming tinutulak o kaya iwinawas-iwas namin yung hawak naming patalim sa kanila. Narinig ko pang napasigaw si Diego pero hindi ko na siya nagawang lingunin pa dahil sa bilis ng mga pangyayari. Ang gusto lang namin ay maatakas mula sa baryo ng mga aswang. Napahinto lang kami sa pagtakbo nang maarating kami sa pinag-iwanan namin ng mga gamit. Agad namin nilabas ang mga bawang, asin at langis panlaban sa mga aswang. Nang makita ng mga aswang ang mga pangontrang hawak namin ay napaatras ang mga ito. Hindi sila makalapit sa amin. Napasulyap pa ako sa mga kasamahan ko at medyo napanatag ako nang kumpleto pa rin kami. Napamura pa nga noon si Diego bago sinabuyan ng asin at ilang piraso ng bawang ang mga aswang. Yung iba talagang napaatras. Yung iilan napatakbo palayo. May kakaunting napaungol. Sumunod na rin kami sa pagsaboy ng mga asin, bawang, pati ng langis. Bago pa man maubos ang mga pangontra namin, ay muli kaming kumaripas ng takbo pabalik sa masukal na agubatan. Hanggang nga sa tuluyan na kaming maarating sa kotse. Nag-uunahan pa nga kami noon na pumasok sa loob at agad namang pinatakbo yun na mabilis ni Rickmar.
Ilang beses pa kaming napasigaw at napamura sa biyahe dahil sa mga nangyari sa amin doon sa baryo. Sa kabutihang palad ay buo at ligtas kaming nakalabas mula sa baryo ng mga aswang. Tawang-tawa pa nga yung mga katropa ko dahil sa kalokohan nila. Napailing na lang ako dahil sa mga inasta namin. Sino ba kasi ang mag-aakala na dahil sa mga kalokohan nila sa pagdalo sa Christmas party ng mga aswang, nalagay pa kami sa matinding kapahamakan. Matapos ang pangyayaring yun ay marami na namang mga kalokohan, saya at problema pa rin kaming hinarap na magtuturopa. Hanggang sa lumipas ang panahon ay unti-unti na kaming nagkawatak-watak dahil ang ilan sa amin ay nagkaroon na ng sariling pamilya at lumipat na ng ibang matitirahan. Hanggang sa ngayon, sa tuwing naaalala ko ang nakaraan namin ng mga tropa ko ay di ko maiwasang matawa na lang dahil sa mga kalokohan. Pero aaminin ko, nakakamiss rin talaga yung dati naming samahan. Dahil nga nagkaroon na rin ng social media ngayon, kahit may mga edad na talaga kami, paminsan-minsan kapag libre ay nakapag-video call pa kaming apat, nagkukumustahan at sinasariwa ang kwento ng mga nakaraan. Tagalaguna kami noong magtutropa. Tapos, yung baryo ng mga aswang na napuntahan namin, nasa labas ng Laguna, mga 2 oras ang layo mula sa amin. Ako si Andrew, 36 years old at pamilyado na rin. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito doon sa bayan namin sa Sorsogon na hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lokasyon. Taong 1999 daw ito nangyari, 2 araw bago ang Christmas party sa isang komunidad doon sa bayan namin sa Sorsogon. Abala na raw yung mga tao doon dahil sa paghahanda para sa nalalapit na selebrasyon. Nakagawian na rin kasi doon sa komunidad na magdaos ng Christmas party bago ang Pasko. Naghahanda ang karamihan maliban daw kay Aling Rosa na abala naman sa pag-aalaga ng may sakit na anak. Matagal nang iniwan si Aling Rosa ng kanyang mister kaya mag-isa niyang binubuhay ang 3 taong gulang niyang anak. Late rin daw siyang nagbuntis at naipanganak si Cindy. Nasa 40 years old na daw siya nun at sa kanilang komunidad, si Aling Rosa yata ang pinakamahirap sa kanila. Sinabihan niya ang anak na si Cindy na kumain na. Nang bumalik siya sa kwarto nito, naabutan niya itong nakahiga sa higaan na banig at bakas sa mukha ng bata ang matinding paghihirap. Gustuhin mang isugod ng ginang ang anak sa ospital ay hindi niya rin magawa dahil walang sapat na pera na pambayad at maging mga posibleng gastusin sa gamot ng mga bata. Wala rin kasing health center na malapit o clinic man lang sa anilang lugar. Nagtatakang ibinaba ni Aling Rosa ang niluto niyang noodles na inutang pa niya sa tindahan nang mapansin niyang hindi gumagalaw si Cindy. Agad niya itong nilapitan. Pero ganun na lang ang paninigas niya nang malaman niyang wala na itong buhay. Napahagulgol ng iyak si Aling Rosa at labis siyang nagluksa dahil sa pagkamatay ng bata. Para bang pinagbagsakan siya ng langit at lupa dahil sa sinapit ng inosenteng anak. Ilang araw din nagkulong si Aling Rosa sa loob ng bahay. Hindi siya kumakain dahil sa sobrang kalungkutan. Tanging pag-iyak lang ang ginagawa niya at pagyakap sa malamig ng bangkay ng kanyang anak na kalaunan ay unti-unti nang nangangamoy. Nang maamoy ni Aling Rosa ang namamahong bangkay ng anak ay doon siya bumalik sa ulirat. Mas lalo siyang naguluhan ng problema at talungkot kung paano niya ipalilibing ang bata. Hanggang sa nakaisip siya ng di kanais-nais na plano. Nung gabing yon ay tahimik daw na dinala ni Aling Rosa ang bangkay ng kanyang anak sa kusina. Saka niya yon kinatay. Napahagulgul pa si Aling Rosa habang ginagawa yon, pero wala siyang magawa. Sa dinami-rami ng mga problema ay tanging yun lang ang naisip niya. Masasabing tinamaan na rin talaga sa utak ang ginang. Ang pangyayaring yun ay aksidente palang naabutan ng kapitbahay ni Aling Rosa nang magtangka itong dalhan sila ng pagkain ng anak. Pero ganoon na lang ang pagkagulat nang maabutan si Aling Rosa na kinakatay si Cindy. Dahil sa nasaksihang yun ay agad ni-report ng kapitbahay ni Aling Rosa sa pulisya ang nakita.
agad naman na raw itong pinuntahan ng mga otoridad. Nagulat pa si Aling Rosa nang makita niya ang mga pulisya, pero hindi na siya nanlaban pa. Kusa siyang sumuko sa mga ito at parabang natauhan na mali rin ang ginawa niyang pagbaboy sa bangkay ng kanyang anak. Kusang inamin ni Aling Rosa ang krimeng ginawa simula sa pagkakasakit ng anak, pagkamatay nito, mga nangyari matapos yun at nang maabutan siya ng kapitbahay at mga pulis. Mabilis na kumalat ang pangyayaring yon sa komunidad ni Aling Rosa. Marami sa kanila ang nabigla dahil doon. Mas maraming kinilabutan at nalungkot dahil sa sinapit ng mag-ina. Yung masaya sana nilang Christmas party ay nauwi sa kilabot. Hindi nga sila maapaniwala raw na magagawa yun ni Aling Rosa na katayin ng bangkay ng sariling anak dahil napakabait daw nito at alam mong hindi gagawa ng masama. Nakaabot naman yung balitang yon sa mga kamag-anakan ko pati na rin sa aming pamilya. At yun nga, napag-usapan namin noon ang tungkol kay Aling Rosa. Naalala ko lang bigla, lalo ngayong magpapasko, kaya ipinadala ko sa inyo itong kwento. Nasa sa inyo na rin kung maniniwala ba kayo. Naway maging maayos, ligtas at masaya ang inyong Pasko. Naikinabigla ko. Alam ko naman na may pagka-loko-loko. Bago pa amin naapasok sa nasabing baryo. Makaraan ng ilang saglit ay inanyayahan niya kami na pumasok sa lugar. Noong mga oras na yon ay may pantali na nagkalat sa bahay nila. Naabala naman sa pag-aalaga ng may sakit na anak